Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi na ano ang tatlong rason na bakit in love si kumpare kay kumare. Ang una na rason mga kasabi is sweet sa'yo si kumare. For example mga kasabi, ang inyong asawa ay hindi sa inyo sweet at hindi ito malambing mga kasabi. Hinahayaan ka lang, hindi ka hinahayaan ng pagkain, wala siyang pakialam sa'yo kung ano ang ginagawa mo sa inyong bahay at basta dead man na lang siya. Kahit napagod ka ay hinahayaan ka na lang niya. Hindi siya nagkakaroon sa'yo ng interest. Pero si kumare naman ay todo sweet sa sa'yo at talagang nag-e-effort sa'yo mga kasawi. So ang ending ay nai-inlove si kumpare kay kumare dahil sa kanyang mga katangian at ginagawa niyang effort para sa'yo mga kasawi. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa na rason mga kasawi is malalahanin si kumare kumpara sa asawa mo. For example mga kasawi, kung ang asawa mo kahit saan ka pumuntang lugar, kahit saan ka pumuntang trabaho, ay wala itong pakialam sa'yo. Lalo't lalo pa kahit na nagbigay ka ng pera sa kanya or sahod mo ay dead ma lang kahit ni hi ho ikamustahin ka ay hindi kanya kinakamusta. Pero kapag si kumare nag-e-effort, kumpare, kamusta ka naman dyan sa trabaho mo? Anong ginagawa mo? Naku kumpare, mag-iingat ka dyan, huwag ka magpadalos-dalos sa tigit sa lahat, huwag ka magpapalipas ng gutom kasi nakakasamayan sa iyong kalusugan. So ang ending ay madalas na sila nagkakausap ni kumpare dahil andun niya nakikita yung comfort niya, doon niya nakikita yung pagpapahalaga para sa kanya. So ang ending, doon na siya nai-inlove kay kumare kumpara sa kanyang asawa mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasawi is nagpapakita ng motibo si kumare. For example mga kasawi, si kumpare ay wala itong kaalam-alam na may gusto pala si kumare sa kanya. Pero kapag ang kanyang kumare ay nagpapakita ito ng motibo para sa kanya, ay mabilis talaga itong makikita ng isang kumpare kasi syempre, igagrab na nila yung opportunity. Lalo kapag minsan ay may gusto na si kumpare kay kumare ay talagang ipupush talaga nila ang kanilang nararamdaman dito sa kanilang kumare mga kasawi. Kaya ang ending, hindi na nila namamalayan ay nai-inlove na sila sa isa't isa sa kanilang kumare at kumpare. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi niyong tatandaan sa mga kababaihan at kalalakihan. Kapag kayo ay taken na, huwag niyo na pong susubukan ang ganitong sitwasyon kasi napakagulo. Una naman talaga, napakasarap yan kasi nag-uumpisa pa lang kayo sa umpisa. Pero kapag once na nalaman na ng inyong mga partner, naku po, gulo po ito. At ang ending, magkakahiwalay kayo, kawawa yung magiging anak ninyo. Kung merong kakulangan sa inyo, si Mrs., kailangan kausapin ninyo para naman magiging aware siya na talagang hindi na siya nag-e-effort para sa iyo, para naman ang mangyayari ay bumalik siya sa umpisa para magbigay sa iyo ng effort para mapanatili ang inyong magandang pagsasama mga kasawi. Ayan po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe, pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.